Okay, kayo. After sa init kayo sa farm, bugno kay nga Red Horse, Garex on the house. What's up mga besh, mga bay? Daddy Farmer mode tayo ngayon mga besh, mga bay. Dito ulit tayo sa ano, sa vineyard. So, tignan natin ang resulta ng glyphosate spray natin last time. So, nung premiere ko guys, nag-spray tayo ng glyphosate para sa damo, pampatay damo. So, ito na yung ano, ito na yung itsura ng vineyard natin ngayon. So, tignan natin, i-evaluate natin kung ano yung maganda ba o hindi ba maganda yung epekto ng spraying natin last time. So, samahan niyo ako guys, evaluate tayo, tingnan natin kung ano yung epekto at saka baka mayroon pa mga other problems na makikita natin dito ngayon. So, samahan niyo ako guys ha. And let's go. So, ito na yung epekto guys. So, patay talaga yung damo. May mga mangilan-ngilan na naiwan. So, yun yung nasa ano na lang, nasa sides. So, ito na yung healthy natin na grapes guys. Yan. Yan, napaka-healthy na niya. So, tara. Punta tayo. So, ito, basically, ito yung in-sprayan ni ng dado last time. So, wala na kayo makita masyadong damo. So, yan yung grapes. So, ito, last time, napakaraming damo dito last time. Yan, yan na yung mga grapes natin, guys. So, ito. Ayan. Yun. Ito, guys. Lapad na ng dahon, guys. Lapad na ng dahon. Tapos, may improvement talaga yung ano natin, yung program natin dito. So, ito na. Kung tingnan nyo yung mga damo, guys, patay na talaga, oh. Patay na talaga yung mga damo. Dati dito, yung makikita nyo sa video, napaka, ano, napaka daming damo dito. Ayan. Ngayon, wala na. Makikita nyo na yung mga puno ng grapes, di ba? Ito, ito. Ito, ayan yung grapes natin. So, tingnan natin, guys. Ayan. Ayan. So, kung di lang siguro maulan, yung iba talaga dito na mga damo, yellow na talaga. Kaso nga lang, araw-araw halos umuulan. Kaya, ayan. Pero, overall guys, overall, maganda yung ginamit natin na herbicide na pang-control ng damo. So, kailangan pa natin mag ano, round 2 ulit ng herbicide kasi portion dito na side, yan, nagkikita nyo marami ng ano, marami ng tumutubo na damo, green na ulit yung mga damo natin. So as we can see, yan, malalaki na yung mga grapes natin guys. Ito, nag-react na talaga yung fertilizer na in-apply natin dito last time. So, nag-apply tayo ng Krista K. Nitrogen potassium yung content ng Krista K. So, ang ganda ng ano, ang ganda ng reaction ng grapes dun sa fertilizer na yun. Ayan. Ayan. Ito guys. Ayan. O diba? Healthy, healthy. Tignan natin dito sa taas. Kasi last time guys, dito lang yung portion na in-sprayan. Yan, dito lang. So may portion dito na manual weeding yung ginawa nila. So by this time, around 2 weeks na yon nakaraan, tumubo na yung mga damo. Yan. Kita niyo green.
makikita man dito. So, tignan nyo dyan na portion is medyo wala ng damot. So, dito sa, ano, sa right side na portion, tumutubo na yung mga damo. So, recommend ulit tayo ng, ano, spraying dito. Hinihingal ako, guys. Ayan, oh. Ito, guys. Ang lalaki ng damo dito. Ayan. Ang lalaki ng damo. But, still, we're thankful na naka-recover na yung, ano, yung grapes natin. Yan. Dito, guys, oh. Yan. Ang lalaki ng damo. Tignan nyo. So, ginawa ng paraan na ground weeding siya. Pero, kulang pa rin. So, kailangan talaga itong, iyan, oh. Kailangan talaga itong i-remove lahat ng ano ng damo. Tignan niyo, guys, oh, yung dahon, guys. Napaka-healthy ng dahon. Ayun. Napaka-healthy ng dahon ng grapes natin, guys. Ayun, di ba? So dati yung pinakita ko sa inyo na picture last time, ilalagay ko diyan, ilalagay ko yung comparison and contrast ng grapes noon at saka grapes ngayon. O, di ba? Ito na. Ito yung sinasabi ko, guys, na makikita niyo sa ano, sa dahon. Kasi napabayaan ito almost 2 weeks dahil sa lockdown. So hindi nakapag-spray, wala lahat. So yung nangyari, yung mga older leaves niya, merong butas, binutas ng mga ano, binutas ng mga peste. So, after ng lockdown, so, bumalik ulit yung operation natin dun. Nag-spray na tayo. So, tignan nyo yung mga younger leaves. Ayan, naprotektahan na. So, wala nang butas. So, yan, ganyan tayo tumingin ng ano, guys. Ganyan natin tingnan yung tanim para i-understand natin yung situation ng tanim para makagawa tayo ng program para sa kanya. Either spray program or fertilizer program. Ayan. So, mahirap at masaya yung pagiging farmer, guys. Kasi mahirap kasi yung tanim mo, kailangan mo yung intindihin yung sitwasyon niya, hindi yan makapagsalita. So, yan yung mahirap pag farmer ka. And then, kailangan mo rin humanap ng what you call this one? Remedy para mapaganda mo ulit yung mga taniman mo. So, ayan, guys, ah. Wait, change tayo ng view, guys. Ayan, guys. Mahirap at masaya ang pagiging farmer. Kasi mahirap magsimula. Mahirap kasi di naman lahat tayo is agriculture graduate, diba? And farming also, hindi kailangan na kailangan ka talagang graduate ng agriculture. Ang kailangan talaga ng farming, guys, is experience. So, yung si Mang Dado, I think mga buong buhay na niya, farmer siya. So, ako naman is graduate lang ako ng agriculture. Pero, with regards to technology, guys, mas advantage yung graduate ka ng agriculture. Pero, guys, mas malaki pa rin yung pagiging bihasa o yung experience mo sa pagiging farmer. Kasi doon mo nalalaman yung takbo ng panahon, kagaya ng umuulan, timing ng pagtanim. Yan, experience yung ano,
pag malaki yung experience mo, yan yung pinaka the best. Pero with regards to technology, kagaya ng i-spray mo na chemicals, i-apply mo na fertilizer, mas malaking maitulong kapag meron kang alam sa agriculture o agriculture graduate ka. Kasi marami kang ideas kung ano yung peste na umaataki sa pananim mo, kung ano yung fertilizer deficiency o yung kulang sa pananim mo. So, madali mo siyang ma-addressan at saka cost efficient ka. Kasi alam mo yung bagay na i-apply sa farm mo. At saka alam mo rin kung ano yung fertilizer na i-apply sa farm mo. So, bibili ka ng fertilizer yung naaayon lang talaga sa pangangailangan ng tanim mo. At saka bibili ka ng pesticides, insecticide, herbicide yung naaayon lang talaga sa tanim mo. So, cost efficient ka, at the same time, mas mabilis yung reaction sa plants sa nilagay mo na input sa kanila. So, yan yung advantage at saka disadvantage of being a agriculturist na farmer ka at saka experience na farmer ka. So, yung experience na farmer is magaling kang tumiming kasi experience ka na eh. Pero, malaki yung gagastos mo kasi hindi mo alam yung insekto na umatake. So, bili ka na lang ng insecticide na nakasanayan mo. O, diba? Pagdating sa fertilizer, yung nakasanayan mo talaga ng fertilizer, which is, for example, kailangan mo ng 12 bags per hectare. So, yun yung nakasanayan mo. Pero pag agriculturist ka, guys, makikita mo na yan sa color ng dahon ng tanim mo, sa color ng puno ng tanim mo, kagaya nito. Ito yung dahon. Yan, ito yung dahon ng grapes natin. So, malalaman ko yun kung ano yung kulang pa niya. So, medyo napa-yellow-green pa siya. So, kailangan pa niya ng another round of urea or nitrogen, 4600. So, pag typical farmer ka lang, so pag tingin mo sa ganyan, bili ka agad ng ganyan. So, mas efficient talaga pag alam mo yung deficiency ng tanim mo at saka alam mo yung insecticide or pesticide or herbicide na kailangan ng pananim mo. Yan. Also guys, dito sa YouTube, marami ka namang makikitang guidelines. Paano magtanim ng grapes, paano magtanim ng mais, palay, pero hindi lahat binibigay dito sa YouTube. So may mga instances talaga na kailangan mo yung experience mo at saka kailangan mo rin yung mga advice. Kasi ako guys, at first yung experience ko is I've been with banana industry for several years, and then nagpineapple ako, and then mas matagal ako sa corn. So dito sa grapes guys, hindi pa ako masyadong hindi ko masyadong alam kung ano yung cultural practices niya. So yung ginawa ko guys, may batchmate ako nung college na manager siya ngayon sa isang vineyard sa Davao. So yun, kinonsulta ko siya, nag-communicate ako sa kanya, nagtanong ako kung ano yung dapat gagawin ko. So, kaya napaka grateful ko na meron ako mga kakilalang ganun, meron ako mga batchmate na ganun na tumutulong talaga. So, dito kasi sa agriculture or farming industry, guys, hindi lahat alam mo. So, may alam kang konti. So, kailangan mong mag-solicit ng idea sa kasama mo, sa kaibigan mo na farmer din or agriculturist din para able to come up na maganda yung resulta sa farm mo. So, yan lang yung guys, yan lang yung masasabi ko regarding sa farming.
So basically dito sa vineyard na ito, sa grapes na ito, dati kasi guys, 2 months ago, napakadumi talaga, napakadumi, napakapayat ng mga grapes. So kailangan talaga ng TLC. Alam mo ba yung TLC, guys? Yung TLC is yung tender love and care. Yan, di ba? So after that, binigyan natin ng sobra-sobrang tender love and care. Nirehab natin ang buong area. Nag-weeding tayo. Kinuha natin lahat ng mga damo. Actually, mayroon pang natira. Ayan. Ayan, guys. But basically, nag-rehab tayo. May ginawa tayo dito. So, kaya ito na yung itsura niya ngayon. So, once again, guys. I-review ko yung ano, yung chemical na in-spray natin yung sa damo. So, yan. Tingnan nyo. Yan na yung itsura. Yan na yung itsura ng ano natin, guys. Yung ano. So, 1 out of 10 siguro. 1 out of 10. Ang rate ko dun sa herbicide na yun is nasa mga 8. Oh, di ba? So, 1 out of 10 na siya sa mga 8. So, maganda yung performance ng herbicide na yun. At saka, yun yung ginagamit ko talaga dito sa ano, dito sa vineyard. So, yung product nga pala nun ay ito, guys. Yan. Yan. Ay, dito. Yan, Demolition X. So, Demolition X, guys. Yung dealer niya is... Ay, yung company pala na nag-produce niyan is yung Bust Agro. So, yung Bust Agro, marami pa silang insecticides, pesticides, fungicides. Pero, yung Demolition lang yung ginagamit ko. I-review ko yung mga pesticides at saka fungicide na ginagamit ko, guys. Punta tayo dun sa ano, sa kubo mamaya. So mag-review tayo dun. So yan lang yung ano, guys. this one. Parang ano lang tayo, kwentuhan lang tayo kung ano yung pagiging farmer at saka ano yung mga advantage, disadvantages, yan. So, tamang kwentuhan lang tayo, guys, habang ano, tumitingin tayo dito sa ano, sa, ayan, tignan nyo, guys, oh. Oh, wow, napaka-healthy ng mga dahon niya, guys. Oh, diba? Napaka-healthy. Naka-recover na siya. Yan, ito, guys, oh. Ito yung sinasabi kong 2 weeks. Last 2 weeks. Yan. Tignan nyo, may mga butas-butas yung dahon. But after ng last 2 weeks, umarangkada ulit tayo. Nag-spray ulit tayo, so naka-recover na siya. So, ito na yung dahon natin. Oh. Napaka-healthy ng dahon natin, guys. Walang mga blemishes, walang mga signs of fungal disease, walang mga signs of insects, bites. Yan. So, overall, guys, yung rate ko dito sa farm as of now is nasa mga 6 out of 10. Ayan. 6 out of 10 yung rating natin ngayon. Bakit 6 out of 10? Kasi guys, yan, marami pa talagang damo. Tignan nyo. Ayan. Marami pang damo. So, kailangan pa talaga natin yan linisin. Pagkatapos, yung dahon niya medyo, ayan, hindi ko pa gusto yung kulay ng dahon niya. Dapat dark green talaga yan. Dapat ma-dark green talaga. Tapos, yung mga ano niya, yung stem, kailangan pa natin palakihin. So, another rounds of fertilizer, foliar fertilizer, yung gagawin natin. Alright, kwentuhan tayo mamaya. Ah. Punta tayo dun sa kubo, i-review natin yung chemicals na pampatay damo o glyphosate. Yan, ito na tayo sa ano, guys, sa kubo.
Yan, pasok tayo guys. Yan, pasok tayo sa mansion namin dito. So, eto na yung ano guys, eto yung demolition. Ayan, demolition X. Glyphosate yan. So, yan yung in-spray natin doon sa vineyard natin. So, ito yung maliit na mansion dito guys. May natutulog. Ayan. So, yan yung mansion natin dito na ito tayo nagluluto ng pagkain. So, yan. Ito. Yan guys yung Demolition X. So, yan yung in-spray natin. So, ang Demolition X is a non-selective herbicide, effective control of weeds, non-crop areas, and glyphosate-ready varieties of corn. So, yung in-spray natin is grapes and glyphosate, hindi yun glyphosate tolerant. So, yung ginawa natin na discarte, yung kuot-kuot, yun yung pinaka-the best na discarte, guys. So, yung Demolition X is 480 SL. And then, glyphosate non-selective herbicide siya. So, tignan niyo yung nangyari doon sa, ano, sa vineyard natin. Malinis. Sobrang linis na talaga niya. So, marami pa akong i-review dito, guys, na, ano, na ginagamit namin sa farm. Yan, eto. Eto yung insecticide na ginagamit namin. Rush at saka Solomon. Yan. Solomon. Yan yung insecticide. At saka meron pa kaming ano, Agrimec. At saka Mangosev. At saka ito yung full year fertilizer na ginagamit namin guys. Hyper. So, magpa-product review ako niya next. So, yun lang yung demolition yung ni-review natin. So, that is it yung vlog natin dito sa vineyard. So, meron akong ipapakita sa inyo guys. Doon sa kabilang lungsod. Kasi meron akong project. Magtatanim tayo ng ano guys, ng ampalaya. Kaya, samahan niyo ako doon. Alright, dito na tayo ngayon guys sa Kitautaw. Dito kami magtanim ng ampalaya. Ayan. Ampalaya yung itanim namin. Ito yung kubo na dito kami mag-stay. Pero pag ano lang, pag may mga activities dito sa ano, sa farm. So ayan, diyan kami nagluluto guys. Diyan kami nagluluto. So, kain kami mamaya. Ayan, ganito yung buhay farmer guys. Pag nasa farm kayo, yung nilulutuan yung ganyan. So, tingnan nga natin guys. Ito yung kanin namin na niluto. Oh, di ba? Ayan, sarap ng ulam namin guys. Ito yung ulam namin oh. Mega tuna flakes. Yan. Yan, may mga ano, may mga mais na natanim. So, baka after ng mais, magtanim kami dito ng atsal o yung bell pepper. Right. Ah, di ba? Kain tayo, guys, mga besh, mga bay. Kain tayo dito sa bukid namin. Oh. Oh, di ba? Nami kayo masudan? Oh. Hmm, niya. Hmm. Yan si Garrix. Hi Garrix. Kaya ito nang i-upload. Hi. Yan. Kain tayo. Kain tayo guys. Tuyo. Tring!
Ubos guys, ubos. Garix, oh. Lakas kumain si Garix. Okay kayo. Okay kayo. After sa init kayo sa farm, bugno kay nga Red Horse. Garix on the house. At yun guys, nakauwi na tayo sa bahay, no? Sana na-enjoy mo yung lahat yung vlog natin kanina sa farm at saka dun sa ano, sa taniman natin ng ampalaya soon. So thank you so much for watching guys, and abangan nyo, I think bukas siguro punta ulit tayo dun sa ano, sa pagtaniman natin ng ampalaya para makaano tayo dun. May pakita ko sa inyo kung paano gagawin, paano magtanim ng ampalaya. And thank you so much guys for watching. Please don't forget to hit the like button and subscribe. Daddy RM at the house and Daddy Farmer Mode tayo guys, ha? Thank you so much and God bless everyone. Bye!